Good evening. Medyo nag-error yung live stream kanina. Maraming lags at hindi yata nakuha yung video. So I'm just recording it right now and will post it later. So again, sa topic ng lockdown, in general, I agree with it kasi yun lang sa ngayon ang ating paraan upang makontrol yung virus na hopefully ay hindi na nga kumalat sa buong bansa. Na sinasabi nga ng DOH ay yung isang projection ng DOH ay maaaring umabot sa 75,000 in 3 months. Dahil nga exponential yung growth ng virus or yung infection, ay hindi nga malayong mangyari yon. So halimbawa sa isa lang na case, o mag-start tayo halimbawa sa isang infected, na kung 2.2 nga yung kanyang infect, 2.2 yata at hanggang 2.5 sinasabi dun sa yung tinatawag na RO o yung R-naught na sinasabi. Kung ganun ang ka-infectious yung virus na yon, ay within first month siguro makakakita tayo ng mga a few hundreds, 500. In the second month, pwedeng makakita tayo ng mga around cases na 12,000. Ngunit sa third month, dahil nga exponential, ay maaaring umabot sa 1.4 million. So ganun yung kabilis. Kung walang paraan ng gobyerno o walang gagawin ng gobyerno upang makontrol ito. Although masasabi natin draconian or medyo para sa iba ay masyadong mahigpit na gawin na quarantine yung buong Luzon, ay sa ganyan ito pa lang yung pinamasasabi natin pinaka-effective na paraan. Kasi wala tayong testing kits na ganun kadami, na ang kaya lang nating i-test nga ang maximum is 250 per day. Hindi katulad halimbawa sa South Korea na kaya nila mag-test ng up to more than 10,000 a day. At dahil nga doon sa kanilang initiative na yon, ay hindi na nila kinalangan mag-lockdown. Ang ginagawa na lang nila ay massive testing. Ibig sabihin, kahit hindi ka infect, kahit wala kang symptoms at kahit ayaw mo pang magpa-test, ay tinetest na nila. Meron pa nga silang drive-thru. Kaya yung 200,000 plus na na-test nila, out of that, may 8,000 plus silang na-confirm na positive. Dahil doon, na-isolate itong mga taong ito at bumaba yung mortality rate ng case fatality rate sa South Korea. Nagilang siyang around 0.6% compared mo sa China na umabot ng almost 5% or 4 point something percent. Ngayon naman sa Italy ay so far siya ang pinakamalala kasi nasa around 10% yung mortality rate nila. Ibig sabihin, sa bawat 100 na infected ay mayroong namamatay na 10. Sa Pilipinas ay hindi nagkakalayo, nasa around 8% tayo ngayon ng yung fatality rate. Kasi ang pinagkaiba kasi natin sa Italy, yung sa Philippines, ay konti pa lang yung natetest natin. Yung sa Italy kasi, marami na silang natest. At sa almost 40,000 nilang natest, yung mga namatay ay lumampas na ng 3,000. Actually, mas marami na siya kaysa sa namatay sa China mismo. Doon sa nakaraang lockdown ng China. Yung sa China, yung lockdown nila, kung yun yung ginagaya natin ngayon, yung complete lockdown, ibig sabihin, quarantine lahat na nasa Luzon, hindi pwedeng lumabas ng kung walang masyadong importanteng gagawin. Yung pwede lang lumabas ay isang representative per family at mayroong pang pass na kailangan dalhin at ID para bumili ng grocery or mag-withdraw or bumili ng gamot. At yung pinakatalagang bumabiyahe lang sa ngayon sa mga lansangan ay yung mga private vehicles. Bawal na yung public utility vehicles kahit yung tricycle. Yun yung pinaka-effective dun kasi yung tinatawag na social distancing ay dun lang sa pamamagitan na yun natin magagawa. Kasi kung maraming papayagan na lumabas, ay marami rin ang chance na magkaroon ng infection. So may papakita akong model dito, yung tatlong model ng infection, kung paano siya kumakalat. Yung una, ito yun, yung free for all. Ang objective kasi natin sa lockdown na to ay ma-flatten yung tinatawag na infection curve. So dito sa free for all ay mataas yung infection curve. Eventually kasi either immune yung iba, ma-immune yung iba, or lahat ma-infect. Ngunit hindi naman siyempre lahat mamamatay kasi
meron lang naman percentage ng fatality rate. So yan yung ano, yan yung model 1 na kung saan marami ang ma-infect. Sabi nga sa isang estimate, kung walang intervention na ganito, ay maaaring umabot sa 75,000 or more, or pwede nga maging 80% ng population na ma-infect. So yan yung model 1. Yung model 2, ito yung magulo dati. Doon, ito yung dating papatupad sana sa Metro Manila, na kung saan yung Metro Manila lang ila-lockdown. Ngunit yung mga tao sa loob ay free pa rin na makagalaw. Kasi ang problema niyan, kapag natapos yung lockdown, para mong ginawang petri dish ang Manila, Metro Manila, most of them will be infected, or napakarami sa kanila maging infected. Kat pag hininto mo na yung lockdown ng Manila, lalabas yung iba, ma-infect ang the rest ng Pilipinas. So, self-defeating pa rin yung ganung model na ganyan. So, nilockdown mo nga yung isang portion ng population, ngunit sa kalaunan ay pinayagan mo na lumabas, useless din. So, mali yung unang strategy. Yung pangalawang strategy, yung ngayon, yung tinatawag na Luzon-wide lockdown, ay sa tingin ko ay magiging effective siya, dahil papakita ka sa ganyan, sa inyo. Ito yung pangatlong model. Sa pangatlong model, makikita nyo na sa 200, out of 200 population, 1/8 lang ng population ang pwedeng gumalaw, or karamihan ay walang freedom of movement. Ibig sabihin, either nasa bahay lang sila or talagang quarantine sila sa isang lugar. So kapag ganito ang sitwasyon, kukunti lang ang maaaring gumalaw, halimbawa mga pulis lang, mga medical personnel, ay yung chances of infection ay napakababa, at mapaflatten natin yung tinatawag na infection curve. So ano ba yung tinatawag na infection curve na yan? Pakita ko sa inyo yung presentation. Teka lang. Ayan. Dito sa model na to, makikita natin yung tinatawag na healthcare capacity system ng ating bansa. Ano ba itong tinatawag na healthcare capacity system ng isang bansa? Ngayon, sa US, ay nira-ramp up na nila ang production ng ventilators at ng mga yung iba pang medical equipment na kailangan sa mga critically ill. Halimbawa, yung kailangan mo ng pump para, halimbawa, yung mga meron ng pneumonia ay matanggal yung sobrang tubig sa kanilang baga. At siyempre, kung hindi na nakakahinga, kailangan ng oxygen, plus yung ventilator kung hindi na talaga kayang huminga ng sa kanilang sarili lang. Or so, kailangan yun. In the United States daw, kasi wala tayong figures or alam akong figures dito sa Pilipinas, sa United States ay meron lang around 160,000 ventilator sa buong bansa. Kasali na dun yung mga obsolete, ngunit pwede pang pakinabangan. Kaya nga nira-ramp up nila yung kanilang production. Ngunit sa atin, pagpalagay pa natin, ganun pa rin ang similar lang ang ating ang capacity. Halimbawa, pagpalagay natin, mayroon din tayong ganun, ay pwede pa rin yung ma-overwhelm, dahil kung marami ang maging critically ill, hindi na sila kayang i-accommodate ng mga hospitals. Meron ang cases ngayon na may mga doctors na nagpa-positive. So, pati sila ay mga kailangan na rin ng ventilators. Paano kung sobra-sobra na yung maging pasyente, hindi na kaya ng hospital, maraming mamamatay. Dahil nga, kung ang nangyari sa China ay, although marami nga yung confirm, konti lang yung critically ill, ngunit yung critically ill ay nakaya pala i-accommodate ng kanilang healthcare system capacity, dahil gumawa sila ng mga bagong hospitals, nag-mass-produce din sila ng mga maraming ventilators. Sa atin, hindi natin to kaya. Kaya kailangan yung lockdown, kasi yun lang yung paraan para maiwasan yung pagkalat ng virus. So kasi sa isang sa paglaki ng outbreak, ay ganito yon. May tinatawag na may dalawang part. Yung tinatawag na exponential growth, ito yung nakikita natin ngayon na halos araw-araw ay dumodoble, or hindi naman dumodoble siguro sa ibang cases. Ngunit lumalaki siya, lumulobo. Ngunit may part din yan na mararating natin, yung tinatawag na inflection point, na kung saan ay magsisimula na siyang bumaba, yung new cases. Lahat naman ng viral pandemic or
outbreak ay ganito yung pattern. Lahat sila tinatawag na logistic curve. So, kaso ang problema lang ay paano mo ito magiging mas flat, mas flatter yung pagtaas at para hindi masyadong marami yung ma-overwhelm yung ating hospitals. So, ang unang strategy nga, kita katulad ng ginawa ng China ay yung lockdown, total lockdown talaga sila, or the draconian initiative or draconian policy siya. At yung pangalawang strategy ay yung massive testing na katulad ng ginawa ng South Korea, na kung saan marami silang tinest kahit walang symptoms, ayaw magpa-hospital or magpa-test. Lahat halos ng parang random sampling yung ginawa nila. Lahat ng pwede nilang matest ay tinest nila. So, mayroong mga drive-thru, mayroong mga libreng testing kits na ipinamigay. So, maganda rin yun kasi maagapan mo yung pagdami. Yung mga magiging positive, ma-isolate mo kaagad. Kaya nga yung sa South Korea ay 0.6% lang. Samantalang sa, makikita niyo dito, samantalang sa Italy ay napakataas, nasa 10% yata ang mortality rate nila. So, sa around 41,000 na na-confirm na merong COVID-19 o COVID-19 disease, ay 3,400 yan ang namatay. Mas mataas pa kaysa sa China. Dahil yan sa population demographics nila, meaning mas malaki yung mga matatanda sila, mas marami proportionally kaysa sa China. Sa Pilipinas ay hindi naman ganun karami proportionally yung matatanda sa atin. Kaya although makikita natin sa Pilipinas ay around 8% yung mortality rate o fatality rate, ay maaari pa itong bumaba kung maraming testing na gagawin. At makakatulong din siyempre itong lockdown na to. Habang naghihintay tayo ng marami pang testing kits na darating daw, mga around 100,000 from China and 60,000 from South Korea. Meron kasing pattern ito, yung susceptibility o yung vulnerability ng mga infected. Yung pinaka-vulnerable ay yung mga itay pataas, nasa around 14.8% yung mga namamatay. Ngunit, yung pinaka-from 10 years old or pinaka-bata hanggang 39 years old ay nasa 0.2% lang, meaning less than 1% yung mortality, fatality rate. At yung below 9 ay zero casualty. Yan yung isang pinagtataka ng mga doktor sa China kung bakit zero casualty yung mga below 9 years old. Yung mga 10 years old, 0.2, pares lang siya ng mga nasa 40 plus, 40 to 49. Kapag tumuntong na naman ng 50 to 59, nasa 1.3 na yan. 60 to 69, nasa 3.6%. 70 to 79 years old, nasa 8% ang kanilang fatality rate. Ngunit, case-to-case basis din yan. Depende kung merong tawag na pre-existing condition. So, ang pinakamalala yung may mga heart disease. Pangalawa yung may diabetes. Yung may mga heart disease, nasa 10.5%. Yung mga may diabetes ay nasa 7.3% yung fatality rate. Yung chronic respiratory disease o COPD na tinatawag ay nasa 6.3%. Yung may mga high blood pressure or hypertension na nasa 6%, yung mga cancer patients 5.6%. Kasi ito yung tinatawag na immunocompromised na sila. Meaning yung immune system nila ay pwedeng mas mababa na. Or dahil sa complication ng kanilang pre-existing conditions ay maaring magkaroon sila ng tinatawag na yung organ failure. So ganun yun. At pwede rin dahil din sa medication siguro. So, yun, sa edad at sa pre-existing condition. Pero overall, on average, nasa around 4% lang yung fatality rate sa buong mundo. At napakababa rin yung critically ill. Pinakamarami yung mild cases lang. So, alam mo, sa China, ito yung graph nila ng mga cases nila noong nakaraang buwan. Yung confirmed cases are sa 80,000 plus, 70,000 na dyan ang nag-recover or recovering. So, 3,000 plus lang yung namatay, around 4% lang yan, at yung iba, recovering na. Nag-open na nga sila ng travel nila at nilift na nila yung lockdown. So, sa tingin ko naman, yung 1 month na lockdown dito sa Pilipinas ay maaaring maging effective dahil nga dun sa pinakita kong model kanina, yung kung saan mas yung pagkalat ng virus ay babagal siya kasi kukunti lang yung gagalaw. Although socioeconomically ay meron itong consequence dahil maraming mawalan ng trabaho at babagsak yung ekonomiya natin,
yung tinatawag na recession. At syempre, kung talagang magkaroon na ng tagutom, hindi na masuplayan yung iba ng pagkain, lalo ng mga mahihirap nating kababayan, ay maaaring magkaroon ng riot. So sana hindi naman mangyari ang ganun. Hopefully nga, umabot lang ng hanggang April 12 yung lockdown at hindi na lumala pa yung cases natin. Kasi habang naka-lockdown tayo, ay hinihintay yung mga bagong test kits na ipapadala sa mga bawat probinsya. Yung iba pinadala na, yung iba naman ay hinihintay pa. So, all in all, meron namang positive or tinatawag nilang silver lining yung lockdown. Meron isang meme na nakumalat na ini-emphasize yung positive side ng lockdown. Katulad halimbawa nung nagkaroon ng bonding yung pamilya, bumaba yung pollution kasi bibihira na yung bumabiyahe. Sa China nga, significantly bumaba yung carbon emission nila dahil nga doon sa pagsarado ng mga factory at pagtigil na muna ng pasada ng mga sasakyan. So, nangyayari din yun sa atin. And hopefully makarecover tayo at malampasan natin 'to. Lahat naman ay natatapos at hindi naman 'to kasing lala ng pandemic noong 1918 na kung saan 50 million ng population or 1/3 ng population noon ay almost 1/3 yata ay namatay. So mababa lang yung fatality rate ng COVID-19, hindi naman siya ganun kataas. At marami pa rin yung nakaka-recover at yung mild cases. Iingatan lang talaga yung mga tinatawag natin immunocompromised, yung mga matatanda at yung may mga pre-existing conditions na. At sumunod lang tayo muna habang nasa lockdown muna. Huwag na munang lumabas ng bahay at kung hindi naman kailangan. At malalampasan din natin to. So maraming salamat sa mga nakinig. Good evening.